mga karamdaman sa pagkabalisa sa mga bata. Normal para sa mga bata na makaramdam ng pag-aalala o pagkabalisa paminsan-minsan tulad ng kapag sila ay nagsisimula sa paaralan o nursery, o lumipat sa isang bagong lugar. Ngunit para sa ilang mga bata, ang pagkabalisa ay nakakaapekto sa kanilang pag-uugali at pag-iisip araw-araw, na nakakasagabal sa kanilang paaralan, tahanan at buhay panlipunan. Ito ay kapag kailangan mo ng profesional na tulong upang matugunan ito. Mga sintomas ng pagkabalisa sa mga bata. Ang mga palatandaan na dapat bantayan sa iyong anak ay 1. Nahihirapang mag-concentrate. 2. Hindi natutulog, o nagigising sa gabi na may masamang panaginip. 3. Hindi kumakain ng maayos. 4. Mabilis na magalit o mairita, at hindi makontrol sa panahon ng pagsabog. 5. Patuloy na nag-aalala o pagkakaroon ng mga negatibong pag-iisip. 6. Nakakaramdam ng tensyon at pagkabalisa, o madalas na paggamit ng palikuran. 7. Laging umiiyak. 8. Pagiging clingy. 9. Nagrereklamo ng pananakit ng tiyan at masama ang pakiramdam. Ang pagkabalisa sa paghihiwalay ay karaniwan sa mga nakababatang bata. Samantalang ang mas matatandang mga bata at mga teenager ay may posibilidad na higit na mag-alala tungkol sa paaralan o magkaroon ng panlipunang pagkabalisa. Paano matutulungan ang iyong nababalisa na anak? Kung ang iyong anak ay nagkakaroon ng mga problema sa pagkabalisa, marami kang magagawa upang makatulong. Higit sa lahat, mahalagang kausapin ang iyong anak tungkol sa kanilang pagkabalisa o pag-aalala. Magbasa ng higit pa tungkol sa kung paano tutulungan ang isang batang nababalisa, kabilang ang mga tips sa tulong sa sarili para sa mga magulang ng mga batang nababalisa. Maraming mga bata sa iba't ibang edad ang maaaring magkaroon ng mga pagkabalisa na mawawala pagkatapos ng ilang sandali sa iyong pagtiyak. Gayunpaman, magandang ideya na humingi ng profesional na tulong o pagtiyak sa iyong sarili kung ang iyong anak ay palaging nababalisa at 1. Hindi ito bumubuti o lumalala. 2. Hindi gumagana ang tulong sa sarili. 3. Ito ay nakakaapekto sa kanilang paaralan o buhay pamilya o kanilang pagkakaibigan. Saan kukuha ng tulong para sa pagkabalisa? Ang isang appointment sa isang GP ay isang magandang lugar upang magsimula. Maaari kang makipag-usap sa GP ng mag-isa o kasama ang iyong anak. O maaaring magkaroon ng appointment ang iyong anak nang wala ka. Kung sa tingin ng GP ang iyong anak ay maaaring magkaroon ng anxiety disorder, maaari nilang i-refer sila para sa isang pagtatasa sa iyong lokal na mga bata at mga serbisyo sa kalusugan ng isip ng mga kabataan CYPMHS. Ang espesyalistang CYPMHS ay mga serbisyo sa kalusugan ng isip ng NHS na nakatuon sa mga pangangailangan ng mga bata at kabataan. Ang mga manggagawa ng CYPMHS ay sinanay upang tulungan ang mga kabataan na may malawak na hanay ng mga problema, kabilang ang pagkabalisa. Kung ayaw ng iyong anak na magpatingin sa doktor, maaari silang direktang makakuha ng tulong mula sa isang lokal na serbisyo sa pagpapayo sa kabataan. Mga paggamot para sa mga sakit sa pagkabalisa sa mga bata. Ang uri ng paggamot na inaalok ay depende sa edad ng iyong anak at ang sanhi ng kanilang pagkabalisa. 1. Makakatulong ang pagpapayo sa iyong anak na maunawaan kung ano ang nakakabalisa sa kanila at hayaan silang harapin ang sitwasyon. 2. Ang Cognitive Behavioral Therapy, CBT, ay isang talk therapy na makakatulong sa iyong anak na pamahalaan ang kanilang pagkabalisa sa pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng kanilang pag-iisip at pag-uugali.
matuto patungkol sa CBT. 3. Maaaring mag-alok ng mga gamot sa pagkabalisa sa iyong anak kung ang kanilang pagkabalisa ay malubha o hindi gumagaling sa mga therapy sa pakikipag-usap. Karaniwang inirereseta lamang ang mga ito ng mga doktor na dalubhasa sa kalusugan ng isip ng mga bata at kabataan. Ano ang nagiging sanhi ng mga karamdaman sa pagkabalisa sa mga bata? Ang ilang mga bata ay ipinanganak na mas nababalisa at hindi gaanong nakakayanin ang stress kaysa sa iba. Ang mga bata ay maaari ring makakuha ng pagkabalisa na pag-uugali mula sa pagiging malapit sa mga taong balisa. Ang ilang mga bata ay nagkakaroon ng pagkabalisa pagkatapos ng mga nakababahalang kaganapan, tulad ng 1. Madalas na lumipat ng bahay o paaralan. 2. Nag-aaway o nagtatalo ang mga magulang. 3. Pagkamatay ng malapit na kamag-anak o kaibigan. 4. Nagiging malubha o nasugatan sa isang aksidente. 5. Mga isyong may kinalaman sa paaralan tulad ng pagsusulit o pambubuli. 6. Inaabuso o pinababayaan. Ang mga batang may Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, at Autistic Spectrum Disorder ay mas malamang na magkaroon ng mga problema sa pagkabalisa. Laging tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Dapat tayong maging responsable dito. Maraming salamat sa panonood. Sana'y nagustuhan mo ang video nating ito. Sana'y paki-like, share at subscribe. Pagpalain ka ng Diyos.